I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pugo na yan, malinis yan, malinis yan, malinis yan. Bagamat trabaho at pera ang ipinangako na idudulot ng mga pogo, puro kabaliktaran ang idinulot nito. Luha, dugo at hinagpis ang idinulot nito sa ating bansa. Sex trafficking. Kidnapping. Murder. Torture. At mga scams ay ilan lamang sa mga idinulot nila. Bukod pa ito sa pinsalang idinulot nito sa reputasyon ng ating bansa sapagkat nabansagan tayo na nagkakanlong sa mga dayuhang scammers. Dahil sa mga ulat ng mga krimen na dulot ng mga pogo, ay sunod-sunod na ang mga naging operasyon ng PAOCC, IACA, Bureau of Immigration, PNP at NBI, maging ng mga taga-AMLAC at PAGCOR para masawata ang mga problemang dulot nila. Dala ng mga nasabing operasyon ay mas lalong na-expose sa madla ang mga kalokohan na nagtatago sa mga offshore gaming operations. Isa sa mga nakakarimarim na expose na nalaman ng madla ay ang mga patay na katawan ng mga dayuhang natagpuan mula Enero hanggang Nobyembre nung nakaraang taon lamang sa Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa mga ulat, ang mga naturang bangkay ay mga pogo workers. Na-expose din ang mga bilyong-bilyong pera na nagmula sa mga scam hubs na nagtatago sa mga pogo at nagsasagawa ng money laundering. Nalaman din ng sambayanang Pilipino ang panluloko na ginawa ng ilang mga Chino na ninakaw ang pagkakakilanlan ng mga inosenteng mamamayan para makabili ng ekta-ektaryang lupa, makapagmay-ari ng negosyo, at makatakbo sa politika. Sinawalang bahala rin nila ang batas na mayroon tayo patungkol sa mga SIM card. Nadiskubre ang daan-daang libong pre-registered SIM card sa loob ng kanilang operasyon at mga kagamitan upang makapanloko. Hindi lang iyon, lumabas din na mayroong mga paglabag sa ating batas pang kalikasan at sa paglalagay nila ng mega water pump ay maaring humahantong sa pagbaba ng lupa at daloy ng bukal, pagpasok ng tubig alat at pagkasira ng kalidad ng tubig na kumukonsumo ng mataas na kuryente dahilan upang makapinsala sa kapaligiran. Lumabas din sa mga pagdinig ng mababang kapulungan ang posibleng koneksyon ng pogo at droga dahil sa nadiskubre na perang umiikot dito. May mga nakikitang posibleng ugnayan din sa mga dating nakaupo sa gobyerno at sa mga nagpapatakbo ng mga scam farms. Sa dami ng mga naging biktima ng mga illegal na pogos, mapadayuhan o Pilipino, tuluyan nang ipinagbawal ni Presidente Bongbong Marcos ang mga pogo. Na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Bagamat tuluyan na ang ban ng mga pogos, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Quadcom ng House of Representatives para mapanagot ang mga taong lumabag sa ating mga batas. Hindi pa tapos ang laban na ito hanggat walang nananagot sa mga utak ng mga ilegal na pogos. Hindi tuldok ang direktibang binigay ng ating Pangulo kung hindi isang simula upang linisin at alisin ang ganitong mga gawain sa ating bansa na nagdudulot ng mga karumal-dumal na krimen. Ang adhikain ng laban na ito ay para maipamana natin sa mga susunod na henerasyon
ng mga Pilipino ang isang bansang maunlad, mapayapa at malaya. Bilang isang bayan, tayo ay sama-samang tumahak sa landas patungo sa bagong Pilipinas. Thank you, Mr. Chairman. Ito na po yung aking opening remarks. Ang araw na ito ay makasaysayan, hindi lamang po sa kadahilanan na apat na committee ang pinag-isa ng buong Kongreso na nag-iimbestiga ng iba't ibang issue, subalit pinag-uugnay-ugnay sa iisang kadahilanan. Opo, pinag-uugnay-ugnay kami ng iba't ibang makatotohanang mga ebidensya na nagtuturo sa isang makatotohanang layunin na tayo ay sakupin ng mga banyaga gamit ang iba't ibang aspeto sa ating lupunan upang tayo ay malupig sa mas mapayapang paraan. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganun din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Pasukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ang mga namumuno, punuin ng droga at mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maghasik ng kaguluhan at patayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling bypass operation upang maisakatuparan ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagaslas pa sa ating kapanahunan. Ang lahat ng ito ay kailangang maganap upang magkaroon tayo ng takot na maghuhudyat ng madali ang pagkasira ng ating moral at pagsuko sa mga dayuhang mananakop na ang layunin ay kontrolin ang strategic location ng ating bansa sa mapa ng mundo. Tandaan po natin, ang Pilipinas ay unang daan mula sa Pasipiko papunta sa buong Asia. Tayo ang tanging daluyan ng malayang kalakalan mula kanluran patungo dito sa silangan at kailangan nila itong makontrol. Ang West Philippine Sea ay atin, subalit noong 1988, sinimulan nilang lagyan ng infrastruktura at pinalawak ang kanilang military presence, air and naval bases sa nasabing lugar. Ang ating Scarborough Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone ay pinasok na rin nila na kailangan panlagyan ng kanilang Coast Guard ng 300 meter long ball buoy barrier na kung saan sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos ay pinutol ang barrier and anchor ng mga Coast Guard natin na nagpretend ng mga maangisda. Salamat sa Presidente sa pakikipaglaban sa ating teritoryo. Itong mga permanenteng pasilidad na ito ay may mga katotohanang hindi natin maikakaila. At sa kanilang malawak na pagnanais na masakop at makontrol tayo mula sa labas sa ating karagatan at sa loob sa ating kalupaan. Kaya bilyon-bilyong pera ang kanilang binuhos sa ating bansa upang mamili ng madaming lupain. Bilyon-bilyong piso din ang binuhos nila sa pagtatayo ng mga pogo sites sa ating bansa. Iba't ibang korporasyon ang kanilang mga ginawa sa pakikipagsabwatan ng kapwa nating Pilipino na nagbebenta ng ating kalayaan sa ngalan ng tawag at kislap ng salapi. Ang mga opisyal ng ating pamahalaan mula sa kataas-taasan at sa pinakamaliit na sangay ng barangay at yung mga nagtatanggol ng ating seguridad ay dapat lamang managot di lamang sa ating batas kundi na rin sa buong sambayanan. Nagsisimula ng magising ang ating mga kababayan at mas lalo nilang nalalaman ang buong katotohanan at mailagay sa tamang aspeto ang balikong polisiya na pinairal ng mahabang panahon sa ating lipunan. Sa ating pong mga representante ng 19 Congress at mga miyembro ng apat na mga komiting ito, kasama ang ating tagapanguna na si Speaker Martin Romualdez, ituwid po natin ang mali. Panagutin ang mga may sala, proteksyonan ang ating karagatan at ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang bagong Pilipinas!